Hello guys, part 2 lang po to nung konting pagsishare ko about myself. Sana po mapanood nyo to. Sana po kahit katiting na lessons, life lessons, ay may mapulot kayong lahat, tayong lahat. Actually po, nung mga times na alam mo kong may cancer ako, di ko rin po agad natanggap yon. Pero totoo po talaga guys, God's plan is better than our own plan. So, noong 2000 nga po, I've learned na meron akong bone cancer. So, the doctor said na kailangan i-amputate yung leg ko. So, wala po akong nagawa nun. Nag-isip po muna ako kung ano bang mangyayari sa future ko pag nawala yung isang paa ko. Eh, hindi lang naman paa, hanggang legs po. Mawawala hanggang taas ng tuhod. So, syempre po, nakakatakot din, di ba? Kasi nga po, illness is also a blessing. Hindi po laging maganda ang blessing ni Lord. Minsan po, trials mismo yung blessing ni Lord. At meron po laging itinuturong lesson sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng trials. Sino pa ba namang tao ang hindi dumaan sa mabibigat na trials? Ako po kasi tinadtad ako ng trials noon eh. Sobrang dami po, sunod-sunod. Hindi ko rin po ubod maisip kung paano ko yung kinaya. Isa lang po ang tumatak sa utak ko. Na kaya talaga nakakaya ng isang tao ang trials niya. Kasi pinalalakasan ni Lord. Si Lord din po ang magbibigay ng strength sa atin para malampasan natin lahat ng trials natin. As long as tayo po ay kumakapit sa Kanya. Yun po yung pinakamagandang lesson na tutunan ko talaga sa buhay ko, guys. Nasa gitna ng mga kahirapan ng buhay mo, sa gitna ng mabibigat na problema na sunod-sunod na dumadagok sa isang tao, panatilihin po nating magtiwala tayo sa Kanya. And God will direct our path. Ididirect niya po talaga ang buhay natin. Kasi wala po tayong direction. Kapag inalis natin yung faith natin kay God, yun po talaga yung pinaka-importante. Tsaka yung kahit papano po talaga, susugal tayo. Lalakasan natin ang loob natin. Yun pong faith ngayon ang magiging sandata natin. Thank you guys for watching. God bless po.